Lumabas na ang the most anticipated fight between Gojo vs. Sukuna kasama si Mahoraga. Dahil ngayon ay may spoilers na tayo sa chapter 230. At sa wakas ay malalaman natin kung ano na talaga ang magiging kapalaran ngayon ni Gojo Satoru. Kaya di ko na patatagalin pa. Let's go! Sa unang eksena ay nagsimula kaagad ang chapter kung saan ay makita si Maymay na napamangha nang isinamon dito si Mahoraga na isa umanong alas ng Zenin Clan. Dito ay napatanong naman itong ating bida na di makapaniwala sa kung na-adapt na baraw ni Mahoraga ang unlimited void ni Gojo. And then sa sumunod na panel ay makikita si Suko ng nakakakilos pa naman ng normal kasama dito si Mahoraga. At dito ay nagtataka si Gojo dahil hindi raw pala si Suko na o si Mahoraga ang natamaan ng kanyang shuriken effect ng kanyang unlimited void noon. Dahil ang natamaan pala ay walang iba kundi si Megumi na nung inactivate raw ni Gojo ang kanyang unlimited void ay sinigurado pala ni Suko ng ang soul ni Megumi ang matatamaan sa shuriken effect nito. Maya-maya pa ay pinabalik na rin ni Suko na si Mahoraga sa kanyang shadow. So wala muna ng Gojo versus Mahoraga pala dito. Nagsalita naman si Gojo na masaya raw siya ngayon dahil desperado daw palang nakikipaglaban ngayon si Suko na sa kanya. At ayon pa dito ay gusto raw talaga ni Suko ng alisin ang unlimited void ni Gojo noon since alam naman nating casually ini-spam lagi ni Gojo ang kanyang domain expansion hanggang sa ma-dominate niya si Suko na sa pakikipaglaban. Kaya naman ang ginawa pala ni Suko na ay nung hindi siya gumagamit ng domain amplification ay sinigurado raw pala niyang ma-adapt ni Megumi na nasa kanyang loob ang unlimited void ni Gojo gamit ang kanyang Ten Shadows technique na dahil dyan, ayun pala ang dahilan sa kung bakit hindi nagagamit ni Suko na noon ang kanyang curse technique other than the curse technique na naka-apply o naka-imbued na sa kanyang domain expansion which is ang slashing attacks na ang cleave at dismantle. Ayon naman kay Gojo na hindi pa raw talaga na-a-adapt ng soul ni Megumi ang kanyang unlimited void dahil ginamit lang naman daw ang soul ni Megumi sa prosesong pag-a-adapt which means kung gagamitin daw niya ulit ang kanyang domain expansion ay no choice raw si Suko na dito kundi ay isamon ulit si Mahoraga to counter his domain. So balit dito naghahanda na naman si Gojo ng another domain expansion. Nasisiguraduhin daw niya sa susunod na isasamon ni Suko na si Mahoraga ay dudurugin daw niya talaga si Mahoraga in one shot. So balit nang mag-a-activate pa sana itong si Gojo ng kanyang unlimited void ay nangyari na naman ang kinakatakutan ni Yuta nang biglang nagka-nosebleed si Gojo. Na dito ay tinawanan siya ni Suko na nasabing hindi raw pwede ni Gojong i-activate ang kanyang domain expansion ng paulit-ulit na lang. Kasi nakailang beses na dito nag-activate si Gojo ng kanyang domain expansion. Kaya dagdag pa dito ni Suko na inabuso raw ni Gojo ang kanyang sarili nung nire-recover niya ang kanyang curse technique using RCT o reverse curse technique. Dahil ang paggawa raw pala sa method na yan ay nakakasira raw sa parte ng utak kung saan naka-engrave ang curse technique na nare-recover gamit ang reverse curse technique na isang napaka-risky raw palang move ito. At ayon naman sa mga bida natin dito ay panlimang beses na raw palang ginawa ni Gojo ang prosesong yon na ang pagsisira sa parte ng utak para i-recover ang curse technique. At the same time ay habang sinisira pala ni Gojo ang parte ng kanyang utak noon ay hinihil naman daw niya ito using reverse curse technique. So grabe pala ang ginagawa dyan ni Gojo all this time na ayon pa dito na si Suko na rin daw na ginawa rin ang method na yan ay di raw gaano naapektuhan di tulad ni Gojo dahil di raw gaano kadalas ginagamit ni Suko na ang method na ito during sa kanilang labanan. Kaya naman dito ay naghahanda na si Suko na at isinamon ng Mahoraga's will. At ang kanyang gagawin na lang daw ngayon ay magkakast na lang ng isang close domain expansion upang makulong na talaga niya si Gojo. At tatadta rin daw niya ito ng kanyang mga slashing attacks habang i-adapt na raw niya ang unlimited void. Maya-maya pa dito ay for the very first time ay napaluhod na si Gojo sa harapan ni Sukuna. At patuloy na nagkakaroon ngayon ng nosebleed. Kaya na may nagsalita naman dito si Sukuna habang naghahanda ng isa na namang malevolent shrine na wikang paalam the strongest. Isang taong ipinanganak sa panahong wala ako. Isang ordinaryong tao. Matapos makapagsalita ay nang i-activate na sana dito ni Sukuna ang kanyang malevolent shrine ay dito ay bigla namang nawasak ang kanyang shrine na ikinagulat ng ating mga bida. At may kita naman dito ang napakaraming dugo na lumalabas ngayon sa mga mata ni Sukuna. At ayon pa dito na kahit ay naapektuhan doon si Sukuna noon ng unlimited void ng less than 10 seconds lamang ay still ay nakapagtamo pa rin daw pala ito ng damage sa kanyang utak. At ito ang dahilan kung kaya't nag-fail ang pagkas ngayon ni Sukuna ng kanyang malevolent shrine. Kaya na may napatawa dito si Gojo at itinuro ang mga awak ni Maymay na wikang nanonood daw sa kanya ngayon ang kanyang mga estudyante. So magiging cool pa rin daw ang kanyang datingan ngayon. Na maya-maya pa ay pinalapit naman ni Gojo using space manipulation itong si Sukuna at sinalubong ng isang napakalakas na suntok. At iniwan dito ng narrator ang mga salita na nabanggit ni Yuruzu noon na ang salitang marami pa raw ang ituturo nito kay Sukuna tungkol sa pagmamahal at ang tungkol sa tunay na lakas at ang daladala nitong kalungkutan. At makikita ang dalawa mga kaibigan na nakangiti pa rin subalit ang Sukuna ngayon ay may naisamon ng Mahoraga
Vegas will. So kailangan ni Gojo maging maingat sa kanyang mga susunod na mga atake dahil once na makakayanin ni Zuko ng matake ang kanyang mga attacks, ay anytime ay pwedeng-pwede niyang isamon si Mahuraga kapag na-adapt na nito ang mga atake ni Gojo. So dito nagtapos ang panel mga kaibigan sa isang napaka-solid na suntok na yan na binitawan ni Gojo. And I know medyo may mga confusing explanation o lack of clarification sa chapter nito mga kaibigan. Pero huwag po kayong mag-alala dahil once nalalabas na ang full chapter sa chapter na to, ay mas magiging in-depth pa tayo sa ating full chapter review at mas maiintindihan ang mga nangyayari dito. Kaya naman, abangan nyo rin ang ating full chapter review sa chapter 230. At kung nagustuhan nyo ang ating video, ay kinagit a like, follow or subscribe na rin upang palagi kayong maging updated sa mga latest nating uploads. At gusto ko lang ding ipalam sa inyo mga kaibigan na wala po akong TikTok account. So kung makikita nyo ang mga videos ko sa TikTok, ay huwag nyo na lang pong i-follow ang account na yan dahil sa susunod ay gagawa na lang din ako ng official TikTok account. Maraming salamat and see you guys again on my next video.